Yun! Dali na naman! Ngayong araw guys, marami nga pala ulit kaming nahuli ng mga isdang lapu-lapu dito sa mga tinaan naming mga kawayan. Pagkatapos nga lang guys, naming pandawin yung mga taan namin ay pumunta na rin kaagad kami dito sa ating treehouse. Niluto nga lang pala guys natin ang parang tinola itong mga nahuli natin ng mga isdang lapu-lapu. At syempre guys, dito na rin nga pala kami nag-food trip sa may floating house natin. Tara! What's up guys? What's up mga napadaan lang? So for today's video nga guys ay may adventure na naman tayo dito sa ating mga mangroves. Grabe guys, napakainit nga pala ng panahon ngayong araw. Kaya pala guys may baon si Dugong na dalawang Mountain Dew pang pa-refresh daw niya guys mamaya pag uminom siya. Habang nagbabiyahe nga guys kami papunta doon sa ating pupuntahan ay eto na daanan natin itong napakagandang treehouse natin at itong floating house. Grabe, sobrang solid pa rin ito. At dahil nga guys matagal-tagal na rin natin hindi napapandaw yung mga taan nating kawayan na panghuli natin ng mga lapu-lapu kaya papandaw natin sila. Makalipas nga lang guys sa mga 20 minutes ay nandito na rin tayo sa pinagtaanan natin itong mga kawayan at grabe guys, so nagpapanggap na naman si Dugong na Shokoy dito. Agad na nga pala guys hinanap ni Dugong dyan sa ilalim ng tubig kung saan nakalagay yung mga taan namin at eto na nga guys, nakita niya kaagad itong isa. Nagulat nga lang guys kami at dalawang peraso yung laman ng isang kawayan dun sa loob. Grabe, medium size nga pala ng mga lapu-lapu yan. Kaya nga guys, kumulo na naman yung mga tiyan namin ni Dugong dyan sa sobrang sarap niyan mamaya pag pinood trip natin. Napakamahal nga pala guys ng kilo ng mga ganitong lapu-lapu tapos sa ibang lugar pero guys dito sa lugar namin 250 lang yung kilo niyan. Sa lugar nyo ba guys magkano ang kilo ng mga ganyan lapu-lapu? Paki-comment nga sa baba. Kadalasan kasi guys ginagamit yung mga islang lapu-lapu na yan sa mga restaurant kasi favorite daw yan guys sa mga Chinese. Yung mga namimili nga guys ng lapu-lapu dito sa lugar namin ay ine-export pa talaga nila yan sa ibang bansa. Tapos eto na naman guys, nakita na naman ni Dugong dito yung isang taan namin at grabe, dalawang peraso na naman guys na lapu-lapu yung nasa loob niya. Medyo matagal kasi guys namin napandaw itong mga taan namin ito kaya siguradong marami yung laman ito dun sa loob at eto nga guys, so may isang peraso pang maliit na lapu-lapong napasama. At dahil nga guys maliit pa yung isang lapu-lapo na yun, ipapakawalan lang muna natin kasi sa mga susunod na araw pag lumaki yan tayo pa rin ang makakahuli niyan. Maya-maya nga lang guys tinawag ako ni Dugong kasi sabi niya sa akin hindi daw niya makita yung isang taan namin na nilagay daw namin dito sa may gitna. Medyo malalim kasi guys ang tubig at talagang medyo malabo rin. Pero dahil sobrang expert dyan namin guys, nakita na rin kaagad dyan ni Dugong at eto na nga palapit na siya dito sa lagayan namin. Titingnan namin kung may huli. Dapat nga lang pala guys maingat kayo sa pagpandaw ng ganitong mga kawayan kasi guys pag naramdaman nila kayo ay tatakbo agad sila palabas dito sa loob ng mga kawayan na to. At ayun guys, may nahuli nga palang isang peraso yung huling pandaw namin ni Dugong kaya nakalimang perasong lapu-lapo kami guys dito sa part na to. So ayun guys, dahil nga ayan oh, grabe. Nakalimang peraso tayo ng mga ano dito, mga kulapo. Ay pagpo-food trip na kami Dugong, tara. Let's go. Let's go. Kabir. Akyat. Let's go! Kalipas nga lang guys namin pandawin yung mga taan namin eh agad na rin kami ditong pumunta doon sa may ating treehouse para makapagluto na. Ito nga pala guys ang view dito sa ating treehouse. Sakto nga lang pala guys ang laki ng tubig ngayon kasi sa gabi na lumalaki yung tubig dito. Comment nga kayo guys dyan sa mga nagre-request at gustong mag-overnight kami ni Dugong doon sa floating house para malaman namin. Tapos ayun na nga guys, ano, pinalinisan ko na nga pala agad kay Dugong dito yung mga nahuli naming isda. At agad na rin kami guys nagpasindi dito ng apoy para makapagluto na rin kaagad kami kasi medyo magutom na talaga guys at talaunan na rin ng tangali. Syempre guys, nag-get na rin ako dito ng mga rekado na gagamitin natin sa pagluluto at nag-isa na rin guys ako dito ng sibuyas at bawang tsaka itong luya. Grabe, sobrang bango talaga nito pag inigisa. Luto nga pala guys natin ngayong araw dito sa ating mga lapu-lapu ay parang gagawin natin siyang tinolang manok. Kaya naglagay na rin guys ako ng tubig dito para may mahigop naman kami ni Dugong. At nung medyo mainit na nga guys yung tubig na nilagay ko, inilagay ko na rin itong mga isda natin na ginayat na rin natin. Tapos naglagay rin ako dito ng tatlong perasong sealing green para medyo mabango. At para nga guys healthy living kami ngayong araw ay kumuha na rin kami dito ng malunggay na tanim dito sa aming maliit na palaisdaan. Para guys sumarap at maging lasang manok talaga itong ating ginagawang tinolang lapu-lapu, ilalagyan natin itong nor cubes. Ayun guys, umuulan na. Baka malagyan ng tubig ulan. Titikpan muna natin bago malagyan. Luto na guys. Sakto-sakto. Para sa malamig na panahon, let's go! At habang nagluluto nga guys kami dito ay biglang umulan naman saktong-sakto para higupin natin itong mainit-init na sabaw nitong mga niluluto natin na isdang lapu-lapu. At nung malapit na nga guys maluto ito, inilagay ko na rin agad dito yung mga hinimay natin ng mga dahon ng malunggay. Kahit nga guys medyo umuulan na hindi umalis dun si Dugong, talagang binabantayan niya ito para mabilis daw maluto itong aming kakainin mamaya. Makalipas nga lang guys ang ilang minuto ay tumila na rin yung napakalakas na ulan tapos naluto na rin itong aming kakainin. Eto na nga guys yung mga
food trip natin. Napakasarap niyan. Dito na nga lang pala guys kami pumesto ni Dugong sa may floating house natin kasi medyo nakaka-relax talaga dito. Syempre wag natin kakalimutang magdasal. So yun guys, what's up? Kain tayo ng tinolang lapu-lapu. Grabe, sobrang sarap ng sabaw nito guys. Dog, sigop ka ng sabaw. Kita mo, lapit mo kay Dog. Kung gano'ng kasarap. Ikaw mo, idol. Wow. Yummy. Kita nyo naman guys, oh. Kita nyo guys, yung laman ng lapu-lapu natin, oh. Ayan, oh. Yung laman ng lapu-lapu natin, guys, oh. Siyempre, hasaw-saw natin yan dito sa may parang tomato paste na yan, oh. Sarap niya. Mmm. Solid. Grabe guys, isa na namang umaatikabong na food trip ang nangyari sa amin ngayong araw. Kaya sa lahat po ng mga gusto makipood trip dyan, tara, kumain po tayo. At oo nga pala guys, paka-report naman ng mga ibang page na nagnanakaw ng mga videos natin. Basta guys, mababa yung mga followers niya mga yan, eh hindi namin tunay na page yun. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita-kiss na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys, ha.